If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Naku. Number 3, Jesus cautions. Kailangan pala ito kasi baka you will take it lightly. Pwedeng nagbigay ako ng solusyon, pero hindi mo siseryosohin. At baka dahil nag-usap tayo, pinakita ko yung intention ko na gusto ng maayos, baka you will take it lightly. At baka mapabayaan at hindi seryosohin. At sinabi dito ng Panginoon, if you do not repent, I will come to you and remove your love stand from its place. Now, what happens when we lose our first love? What happens when we love? Or when the love we once had for Christ is replaced by legalism or self-righteousness or by mechanical form of Christianity? So Jesus cautions. So nagbigay ng warning dito ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag hindi niya ginawa ito, ano ang mangyayari? So dalawang bagay, mga kapatid, ang sinabi dito. Number one, there is a choice. There's a choice. Sinabi dito, if you do not repent. So the church at Ephesus was free, ito, tignan niyo ha, was free to ignore the instructions. Sa totoo lang, kahit ano namang sabihin ko sa'yo eh. Kaya lang, choice mo yan eh. So ang warning dito, nagwa-warning si Lord, pero sa totoo, sinasabi niya, choice mo pa rin yan. Parang kapag tayo nagka-counsel, nagbibigay ng advice, sa dulong-dulo, choice mo yan eh. Choice ni Lord na iligtas ka. Choice mo, natanggapin yun. Ha natin? Man's, God's sovereignty and man's responsibility. There's a choice. There is a choice. Meron kang choice na i-ignore ito. Para sa isang bata kapag inutusan mo. Lalo na hindi mo nakikita, may choice eh. May choice kang sirain ang buhay mo. Pero may choice ka na pakinggan yung payo ko sa'yo. Number 2, there's a consequence. Yun lang. The church at Ephesus was free to ignore the instructions, but willful disobedience would bring terrible consequences. So Jesus warns, repent, or else, verse 6b, if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Remember, mga kapatid, yung sinabi dito, I will come. This is not the second coming. Hindi ito second coming. It is a special coming to the church at Ephesus. Kapag hindi nila pinakinggan itong call ni Jesus Christ, may threat to remove his lampstand out of its place. Now, what does it mean? Anong ibig sabihin dito na i-remove ni Lord yung lampstand to sa place? Number one, it could mean the church would cease to exist. The church would cease to exist. And this is what ultimately happened. Why? The city and church of Ephesus are not more. Are not existing anymore. Yung city ng Ephesus, yung church dito sa Ephesus, wala na. Nawala. Ito mangyayari. Kaya nga sinabi ko, dalawa dapat ang pananaw. Kapag sinabing it's complicated at nalaman yon, number one, pwede pang maayos. Pero, pwede ring matapos. Dalawang bagay, pwedeng maayos or pwedeng matapos. It also means removal of their light. Kasi sinabi dito, if you do not repent, I will come to you and remove your lamp stand from its place. Removal of their light. So our Lord was and is saying, either do the above. Dito sa sinabi natin, mga kapatid, may mawawala. Anong mawawala? Mawawala sila or mawawala yung light. Left love means lost light. Pag iniwan mo yung pagmamahal,
mawawala yung ilaw mo. So the church of Ephesus does not stand today. Its light had been not just dimmed, hindi lumabo eh, but completely snuffed out. Today, the ruins of that ancient city lie under the murk and mire of a swamp. The church at Ephesus died, and the city died around it. Remember, brothers and sisters, in every choice, there is a consequence. In every choice, there is a consequence. So dito, nag-warning si Lord. Seryosohin mo siya. Take it seriously. Meron kang choice. There is a choice, but there is also a consequence. It's complicated. How Jesus deals with complicated relationship? Anong ginagawa ng Panginoon? Number one, Jesus comments. Ibig sabihin, may intention si Lord na magayos. Dahil may nakikita pa siya na maganda sa'yo. Alam mo, kapatid, maayos pa yung relationship mo. Sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa minamahal mo. Hanggat may nakikita ka pang maganda sa kanya. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng pag-asa. Ganun si Lord. Jesus comments. Number two, Jesus corrects. Hindi niya tinotolerate yung mali eh. Kasi kailangan maayos eh. Ang kagandaan si Lord, hindi puro rebuke. May correction si Lord. Mga anak, my dearly beloved, sinasabi niya dito, you're forsaken your first love. Anong gagawin mo? Remember. Repent. Repeat. Sinabi niya, kaya lang, may warning ako. So Jesus cautions. Ano yung sinabi niya dito? May choice kayo, pero may consequence. Ito ending, verse 7. Tingnan niyo maigit ito. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Sabi niya ganun, kung sino man sa inyo may pandinig, makinig kayo kung sinasabi ng Espiritu sa mga churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Alam niyo mga kapatid, as we end this, the churches as Ephesus, from all outward appearances, was a very spiritual church. For it was certainly a church that was very active in the work of God. Doon sa outward na appearance, wow, grabe, kaling ng church na to. Grabe, kasi, bakit magaling? Bakit super spiritual na church? Kasi active eh. Daming ginagawa. Grabe, puno schedule. They work for the Lord. They work hard for God. They endured much. They were doctrinally sound. Galing sa doktrina. Ang galing. Against sila dito sa mga Nicolaitans. Galing mag-rebuke. Galing. Nevertheless, something was wrong. Again, ano yon? They were guilty of a sin that is sometimes hard to detect. Ito yung sinasabi ko kanina. They were guilty of a sin that is sometimes hard to detect. Bakit hard to detect? Ang daming ginagawa eh. Ang daming ginagawa. Di ba pwedeng matakpan yon? Subukan mo, madami kang perang dinadala. Mahalata ka ba? Takpan mo yun ang takpan. Para marami kang magawa. Kunyari, okay pa. Okay, mga kapatid. Mag-ministry ka ng mag-ministry, pero mababae ka rin ng babae. Gawa ka pa rin ng kalokohan. Hindi halata yun. Hala ka. Kaya lang, mahalata ni Jesus. Di ba ang daming ganyan? After 32 years lang, natuklasan. Pero daming ginawa. Kaya nga mga kapatid, not all busy.
are spiritually healthy. You can be busy and bankrupt at the same time. They were guilty of sin, of a sin that is sometimes hard to detect. Mahirap eh. Parang ganito yung madalas kong sinasabi, mga kapatid. Listen to this. Ito yung kalagayan nila eh. Ito yung nagtatrabaho na lang yung kamay mo para sa kanila. Pero hindi na tumitibok yung puso mo para sa kanila. In 25 years ng aking pong paglilingkod kay Lord, adami ko na pong ganitong kwentong nakita. Tagal nagtrabaho, ang daming ginagawa para sa pamilya, para sa kanyang relasyon, na yun pala, sa kabila ng pagkabising yun, unti-unti na palang nasisira. O sira na pala. Nagtatrabaho na lang yung kamay mo para sa kanya, pero hindi na tumitibok yung puso mo para sa kanya. But the Lord knows our hearts. Alam ng Panginoon yun, yung nasa loob ng puso natin. Pwede natin pagtakpan yun sa mata ng mga tao. Sa totoo lang, mga kapatid, pwede akong gumawa ng kalokohan at mapagtakpan ko yun sa matagal na panahon. Sa mata ng mga kapatid sa pananampalataya. Marami lang gumawa niyan. Napakarami. Napaka. Yun na lang sasabihin ko. Pero sa totoo lang, isa sa mabigat na dahilan kung bakit kahit paano, hindi po sa pagmamalaki, na pagtatagumpayan natin, taas talaga ng takot ko kay Lord. Pwede hindi ako mahuli ng mga tao sa paligid ko, pero hindi nila ako makita. Pero nakikita ni Lord lahat ng ginagawa ko. Alam ni Lord. Alam mo kapatid, ang gagawin mo, kaya nakalagay doon, consider how far you have fallen. Why? Ito, tingnan mo kapatid, bago tayo mag-end. Consider how far have you have fallen. Hanggat hindi mo kasi kinukonsider, hanggat hindi mo inaamin na malayo ka na, hanggat hindi mo inaamin na naliligaw ka na, hanggat hindi mo maanyaamin na may sira na, hindi mo gagawa ng solusyon. Itutuloy-tuloy mo ang isang bagay na hindi mo kinukonsider. Kala mo, malapit pa kayo, pero malayo na pala kayo. Handa ka bang umamin? Handa ka bang tanggapin? Handa ka bang magpakumbaba? Kasi mahirap na yung mataas ka na, tapos bababa ka pa. Consider how far have you have fallen. Hindi naman masamang umamin para lalo kang gumaling.